Steve Calicott. Magandang umaga, mga kakalikot. Ayan po, may bago na naman po tayong kakalikutin. Same na motor pa rin po. Ito pa rin po yung Mio Sporty na palagi nating kinakalikot. Ayan, at siya po yung nagbabaklas ngayon ng crankcase niya. So ano bang gagawin natin dito? Yun, kasi kailangan daw niyang magpalit ng center spring. Bakit? Kasi napanood niya sa isa sa mga video ni Ngarod TV at naintindihan niya kung ano ba talagang silbi kapag matigas yung nakakabit na center spring sa motor. So ngayon, nagkumahog siyang maghanap ng stock na spring. So ipapaliwanag natin ulit mamaya kung bakit nga ba gusto niyang magpalit ng center spring. So ayan. Ayan, ang galing ng taga-baklas oh. Gwapo. Tingin ka naman. So eto po. Nabaklas na po ni kumparing RJ. Yung panggilid niya, yung crankcase pala. So ito nga, Jay, ipakita mo nga sa kanila to. Yung spring mo, yan, kulay blue. So meaning aftermarket yan. So sa pagkakaalam ko, 1.5 yung nakalagay dyan sa center spring mo. Sa tawag dito, sa torque drive. So ito na po. Babaklasin na po natin tong pulley drive face muna tayo. Ang goal lang naman talaga dapat natin ngayon is magpalit ng center spring eh. Ito yung ipapalit sana natin. Itong stock. So ayan, yung bola po natin, hindi na po bola. At bukod sa hindi na siya bola, eh napakadumi. Ano pang bola to, Jay? Ano sukat na ito? Mamaya natin siya lilinisan. Check natin tong belt mo. So ano ba tong belt mo? Hindi na siya nagmimit sa gitna. Pwede pa naman ito tutusin. Bago lang din to, di ba? Oo. Pero grabe oh. Stock pulley ka pero grabe yung wear and tear oh. Grabe. Epekto ng ipit na ipit yung ano, yung belt. Pagbakasan naman na natin to. Diretso linis na to. 24mm para sa torque, sa torque drive. Oh, tama. Sa belt. Ah, so hindi. So may nakalagay oh, 1000 RPM pala siya. Mio, ewan ko, 4.2 times ATL, 1000 RPM, nakikita ba sa video? Yan. Clutch mo, pwede pa to. Bukasin na natin to. So, dito na tayo. Ang sukat na ito, 39mm. Tama, 39. So pag magbabaklas po tayo ng clutch.
mag-iingat po tayo. Dahil pag ikaw natsambahan ng spring, tapos na, maliligaya ang araw mo. Ito yung spring natin, oh. Tigas, oh. Compare dito. Na lambot. So yung haba, kung tanong mo kanina sa akin, magkasing haba ba? Oo. So ayan, ina-attempt ko siyang tanggalin. So bakit matigas? So yun, isa sa mga tanong to ng mga nakamiyo. Bakit matigas? So kapag ito kasi kapag binaklas mo to, may makikita ka diyang paslan na tatlo rin. So yung dinadaanan ng parang pin na nasa gitna, hindi ko kasi alam kung ano yung particular na tawag doon, yung dinadaanan niya nagkaroon na ng parang bewang. So bakit nagkakaroon ng bewang? Siyempre, katagalan nagkakaroon ng yun, ng wear and tear. So isa to sa mga mini-maintenance sa panggilid, itong female torque drive. So kung magpapalit ka na, I suggest na magpalit ka na rekta ng oil seal, taas baba, meron yan. Ang cost ng oil seal sa pagkakaalam ko is 80 to 85 pesos. Yamaha na yun, huwag kayong bibili ng replacement. Mas okay kasi kung gagamit tayo ng original. So sa loob na ito, meron ding o-ring. May o-ring na nasa loob yan. So ang cost ng o-ring, ang alam ko, nasa 35 to 45 pesos. Hindi ko alam kung makano na yung presyo ngayon. Hindi na natin siya babaklasin, mga kakalikot, kasi kapag binaklas natin siya, masusugat lang yung o-ring na nasa loob. So kapag magpapalit ka rin ito, bukod sa oil seal, sa o-ring, taas baba rin pala yung o-ring, dalawang piraso yun, magpapalit ka rin ng tinatawag na kopa. Hindi ko alam kung ano yung particular dinatawag, pero ito yun, yung inuupuan na itong center spring. Pinapalitan din yan kasi sa loob nyan nagkakaroon ng tama. So yung iba nililiha yun, pero hindi ko siya nire-recommend. Ang mura lang naman din kasi neto para pagtsagaan mo pa. Ang cost lang din neto is nasa 80 pesos din ata, 80 to 120. So ayan, hindi na muna natin siya pakikialaman. Susunod na lang pag may mabibili na tayo. Ito ngayon yung clutch. Malinis naman siya. Pagbugaan pa rin natin. Ayun. Nasa video nga rin po pala ni Ngarot TV yung bakit nagkakaroon or nagdadrag, nagkakaroon ng drag yung mga scooter natin. Wala naman drag to, di ba? Wala. Ayan, kabit na natin. Yan may kaibahan, no? Ang daling ikabit. Kung magkakabit kayo na ito, ayan, yan yung style ko sa pagkakabit niyan. Iahatid nyo muna tong nut sa torque drive. Kasi pag direkta nyo dito na ipasok yan, tapos higpitan nyo agad, may tendency na hindi pala yun yung tamang daanan ng thread, ng nut pala. So masisira yung thread. Kasi tulad na ito, higpit agad. Yan, ibig sabihin, hindi yan tama. Uy, tumigas. So, ayan. Lumalim na eh. So, ibig sabihin, tama na yan. So, ihahatid mo pa rin yan. Hanggang medyo migpit. Bago mo ngayon balahan sa impact.
So okay na tayo dito. Balik muna natin. Bago lang din ng bill mo, di ba? Yep. Okay naman. Digital. So problema natin ngayon yung bola, Jay. Lahat ng magagaan na bola mo. Ayan. Puro may tama. Ayan. Ayan siya. Ang galing, no? Hindi nabilog. So yun, titimbangin natin ngayon kung ano ba talagang bigat o gramo ng mga nakakabit na bola. Simulan natin dito sa magaan. Uy, grabe. Tama ba yan? Sa is. So sa is yan, 9. Sa is. Grabe palang gagaan nito, kaya puro RPM. Ano to? 8. Iba ng sukat. Ano bang nilagay niyang bola dito? 7. 9. 9, 2'ng 9, 1'ng 8, saka 7, saka 6. Wow. So compute nyo na lang, mga kakalikot, kung ilan yung timbang ng mga yan. Grabe. So ngayon, papalit na natin yan. Umahanap lang kami ng bilihan. So ayun, mga kakalikot, wala talaga kaming mabili ng bola. So ako, naghalongkat ako dyan sa baul ko. Nakakita ako ng halos maayos-ayos pa na mga bola. Yan siya. So bali itong ilalagay natin mga bola, ang pinakamababa dito is 9. So yun, merong nag-iisang gis dito. Wala tayong magagawa. Ngayong lockdown, wala tayong mabibili ng pyesa eh. Yan, may pulis pa. Ano yun? O yan. So nalinisan naman natin itong kuli kanina habang naghanap tayong bola. Makabit na natin. Dapat nga meron tayong magic washer eh. So ganun din pala explanation, mga kakalikot, kung paano ko in-explain kanina yung tawag dito, yung belt na nakaangat masyado. So ganito, no? Meron kasi mga viewers na hindi talaga maintindihan kung ano yung silbi netong magic washer. So para sa akin at para sa isa nating tropa na Singarod TV, kapag ito inilagay mo dito, so anong mangyayari? Diba? Ma-extend lang yung bushing or para mo siyang hinabaan. So ano nga yung epekto nun pag inilagay mo yung washer na to dito, at the same time may washer din doon. Syempre ang epekto nun, hahaba ng husto itong bushing, di ba? Intindihan nyo ba? Syempre walang sasagot sa akin. Jay, sagot ka naman. Yes, sir. So yun, bakit tayo naghahaba ng bushing? Kasi eto, kabit muna natin para maintindihan nyo. Para dun sa mga taong hindi nakakaintindi ng magic washer. So kabit na natin. So ito, palagay nating meron ding washer sa loob at meron ding washer dito. Siyempre, hahaba ngayon yung bushing.
So kung mahaba yan, nakakabit to. Kung mahaba yung bushing na yan, pagpapalay natin ganyan. Kung mahaba yung bushing na yan, syempre, lalayo yan. Kasi nga, mahaba. So, anong tendency nun? Lulubog na itong belt. Pag lumubog itong belt, dito ngayon sa torque drive, sasampa ngayon ng husto yung belt na halos ganyan. Kasi nga, nakalubog yung belt dito eh. Anong epekto nun? So, ang epekto nun, kung meron kang primera, nagdagdag ka ng halos 0.5 or 0.75. Estimated lang to ha, hindi talaga ito yung eksakto. Iba-iba naman motor natin eh. So, nagdagdag ka ng isa pang primera. So, kung may primera ka, may isa pang primera. So, ano ibig sabihin nun? Alam naman natin lahat na yung primera, malakas humatak. So, ganun ang epekto nun. Magkakaroon tayo ng malakas na hatak. Kasi nga, lumbog yung belt dito at naghaba tayo ng bushing. So, ngayon, wala tayong bushing washer na mailalagay. As is na muna natin ganyan. So, itong belt, definitely, papadatan din to ni paring RJ. Habit muna natin. So, okay, Jay, naiintindihan mo ba yung mga sinasabi ko? Yes naman. Maraming napupulot na kalaman. So ito, FYI lang din ulit. Marami rin kasing nagkakamali dito. Itong washer, kung mapapansin nyo, may nakalubog na paganon. Siyempre dito pag binaligtad mo, paganon naman siya. So paano ba yung tamang kabit? Ang tamang kabit, mga kakalikot, dapat yung itong may buntis, yung pa ganun, nakaharap dito. So, bakit ganun? Kaya ginagawa natin yun kasi itong washer na to, kapag hinigpitan natin itong nut na to, natural, uusog siya pa ganun. So, ang silbi niya is ilaktong nut. So, para siyang, ang silbi niya, lock washer. So, ganun ang epekto niya. Teka, puro ko paliwanag, hindi ko kanabit yung belt eh. So, maglalagay kayo ng nut, hanapin niyo yung may gasgas dito. Yun laging ilalagay nyo dito. Ako kasi maselan ako eh. Ayoko nang baliktaran yung ano eh. Yung nut eh. Ganun din sa bell. Laging may gasgas dun sa umiikot. Testing natin. So ayan. So sana umukay na takbo nito. So yun nga pala, bakit pala tayo nagbalik ng center spring na mas malambot or stuck? Siyempre, kung mapapanood nyo nga yung video ni Ngarod TV, yung aking malapit na tropa, i-explain niya doon ng maigi kung ano yung silbi na itong center spring at saka ng clutch spring. Papaliwanag niya doon ng maigi kung paano nga ba gumagana yung CVT. So, bibigyan ko kayo ng mixing explanation bakit tayo nagpalit. So, ito siya.
So, pag matigas ang spring, anong tendency nun? Itong belt, unang-una, stress siya. Kasi, iniipit niya itong spring, tension ng spring, pabalik, itong belt. So, itong gilid, mabilis na mauubos. So, ayun. Kung mabilis nga siyang mauubos, wala naman tayo dun eh. Ang gusto natin ipaliwanag, bakit nagpapalit ng center spring na matigas? Para maiwasan natin or maiwasan ng belt yung slippage dito kapag umaandar na siya. Ayan. Kasi ang nangyayari minsan pag may maririnig kayong parang yung, ewan ko kung anong klaseng tunog yun, yung parang nadedelay yung arangkada mo, yung gigil na gigil na yung motor mo, feeling mo ang lakas-lakas niya, sa sobrang lakas ng makina mo, dumudulas lang pala yung belt dito. So hindi niya nakahatak. So yun yung silbi na itong center spring. So yun nga, kahit tayo nagpalit ng stock, kasi nga pag ito yung nakakabit, imagine niyo ang clutch spring natin is stock 800 RPM. So kung 800 RPM yan, 800 RPM nagsisimula ng umarangkada yung motor mo. So yung clutch spring nandito kanina yung sa tinanggal natin eh, yung maliliit na spring, sisimula ng umarangkada yung motor mo. Ngayon, ibig sabihin naka-primera ka na nun. So kung naka-primera ka na, yung center spring mo, since na 1.5, kung 800 siya nang galing, mag-aantay pa siya ng 1.5, ito 1,000 to eh, example lang na 1.5 ah, mag-aantay pa siya ng 1.5 para bumuka etong pulley mo sa likod. So ito kasi, ang tinatawag kong pulley sa likod, etong torque drive. Bago siya lumubog ng gusto, mag-aantay muna siya ng 1,500 na RPM. So bakit pangit yon? Pangit yon kasi magmula 800 hanggang 1,500 puro atunga lang yung motor mo, puro arangkada, pero hindi pa niya hindi pa nagsisimulang kumambyo talaga ng gusto yung motor mo dahil hindi pa lumulubog tong torque drive. So sana naiintindihan nyo ako. Kung mapapanood nyo nga kay Ngarod TV lahat ng video niya regarding sa CVT, may papalawanag niya sa inyo ng maayos. So ako kasi biglaan ng tong video na to, hindi rin talaga ako nakapag-prepare dahil biglang pumunta tong motor na to, gusto na lang magpapalit talaga na itong center spring. So sana kahit papano naintindihan nyo in actual kung paano nga ba or ano nga ba ang epekto kapag nagtaas ka na itong center spring. So ayun. So kabit na natin, then testing na natin kung magiging okay nga ba yung takbo. So RJ, siyempre kanina ikaw yung nagkabit nito. O ikaw rin yung nagtanggal nito, ikaw na rin magkabit. O palit tayo. So ayan, yan po si kumparing RJ. At tingin ka naman, Jay. Snabero.
Nakabidyo ka pa ba? Yes, sir. So, ayun. Expect natin talaga sa kanya, nagkaroon siya ng arangkada. So, yung dulo, hindi pa natin masabi kasi sa subdivision lang tayo nag-testing eh. Pero more or less, talagang nag-improve yung performance. So, ikaw kaya tumesting, mutong mo yan. Naps, te-testing. So ano pong masasabi nyo, Kuya RJ? Okay na ako, sir. Anong nadagdag? Nadagdagan ba ng arangkada? Arangkada at saka masabi mandar. Ayun. So yun, guys, sana naintindihan nyo yung paiksing paliwanag ko. Actually, mahaba nga yun eh. So ayan siya, ayan yung motor ng kumpare kong gwapo. So yun mga kakalikot, sana po meron po tayong natutunan sa video na ito. Sana nag-enjoy din po kayo dun sa napanood nyo. Then sana rin po yung topic na i-discuss ko sa susunod na video ko is yung isa sa mga mababasa ko sa comment section. So please po sana mag-subscribe po tayo sa channel na to, then hit din po natin yung bell button para ma-update po tayo kung meron po akong mga bagong na-i-upload na video. So yun lang po, maraming salamat po sa inyo mga kakalikot.